Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Anne. So today, isi-share ko sa inyo ang experience ko sa pagkuha ng health certificate and police clearance sa Quezon City Hall. And if you wanna know, please keep on watching! So yun na nga guys, kagagaling lang namin kanina sa Quezon City Hall. So kumuha kami ng health certificate at saka police clearance. So ngayon, i-share ko sa inyo yung mga tips, yung mga kailangan yung dalhin para less hassle tayo guys. Kasi pila pa lang hassle na. So, unang-una kong tip sa inyo guys, pumunta kayo ng maaga. As much as possible, pag-open pa lang ng City Hall. Kasi guys, pag tanghali, sobrang haba na ng pila. And hindi ganun kadali yung mga steps para makakuha ng health certificate. Kasi alam po guys, marami nang nakarating sa Quezon City Hall. So ang napansin ko, kunyari yung step 1 dito, and then yung next na step 2 is napakalayo. Parang hindi sila magkakalapit. So, lakad ka, balik ka na naman doon, balik ka na naman dyan. So, kailangan mo ng maraming energy. So, ang first, tip ko is, punta kayo maaga. Yun, punta kayo maaga. Kami, 7 nandun, pero naghintay pa kami ng iba namin kasama. So, nakapag-start kami siguro mga before 8. So, yun guys. Siguro mga 7, maganda yun kasi wala pang ganong pila. So yun guys, kailangan huwag tayong tama rin. Sundin natin yung alarm clock guys. So, pagka-alarm, gising agad. Wala ng 5 minutes, okay? So yun, gumising na maaga. Next, as much as possible, dapat may dala na kayong poops. Yun, poops. Or so whatever yung ating mga nilalabas, ganyan. Kasi kailangan siya sa pagkuha ng health certificate. So, ang first step na ginawa namin is pumunta kami ng laboratory. So, sa dulo ng City Hall, pag galing kayo ng EDSA siguro, pagbaba niyo ng City Hall, ako kasi guys, sumakay ako sa from Valenzuela kasi ako. So, bumaba ako sa Timog or yung sa mismong GMA. Then, yung intersection doon, may mga jeep na doon pa City Hall. So, doon ako sumakay. So, pagbaba nyo ng City Hall, lakad kayo sa pinakadulo. Girl, mag-aagawan kayo doon. Ang daming clinic doon, guys. May Global, Gilcare, marami pa eh. Pero nag-ano kami sa Gilcare. So, doon kami yung una naming step. Pumunta kami sa Gilcare. Nagpa-medical muna kami. Ako, may dala na akong poops. Ayan. So guys, as much as possible, magdala na kayo ng poops para hindi na kayo mag-CR doon at magkalat ng lagim. So yan, magpuksa kayo yan. Then, lagay nyo siya sa lagyan, syempre. So, pea size lang guys ha, huwag yung punong-puno. Girl. Tapos yun, munta kami doon guys, and then, bayad ka lang ng 125. 125 guys yung binayaran ko kasi aside from poops, kailangan din nila ng iyong laway. So, doon na lang. Mas madali, doon na lang kayo mag-spit ng laway nyo. So, bumili ako ng maliit na lagi ng white. So, 125 kasama na yon. So, tumalabas around 120 lang yung medical kasi poops lang naman tsaka yung laway nyo. And then, pag napasa nyo na yun sa medical, 40 minutes kasi yung result. So, lumabas muna kami sa clinic. Second namin ginawa is kumuha ng sedula. Eto guys, hindi ko alam kung kailangan ba talaga. Pero kasi nung throughout the process, parang hindi naman tinignan yung sedula. Pero nang tinanungan namin yung isa sa mga officer sa taga Quezon City Hall, is kailangan daw ng sedula pag hindi ka taga Quezon City. So, ako taga Valenzuela ko, so kumuha ko ng sedula. So, pwede kayong kumuha ng sedula sa mismong City Hall.
Pero meron din sa may malapit sa mga clinic. So, dun kami sa may bandang clinic, yung malapit sa Global, may kuhaan din dun. So, ang binayaran ko dun is 55 pesos. So, wala kami nilagay na work. Disclaimer lang guys, yung mismong officer yung nagsabi na wag na lang daw nalagyan ng work para mura. So, kahit may work kami, so nilagay namin na walang work. Kasi, yung officer na yung mismo nagsabi na wag na lagyan eh, para mura lang. So, 55 pesos lang yung binayaran namin. So, mabilis na yung guys. Konting fill up lang, then bibigay na agad sa'yo yung sedula. So, third step namin ginawa is, binalikan namin yung result ng laboratory namin. So, nag-antay kami doon. So, may waiting area naman sa mga laboratory. So, patawagin yung pangalan nyo. Then, may bibigay sa inyong papel. Yun yung result. Kung ano yung nakita nila sa yung laway or yung poop. So, sa akin, clear naman. So, dumiretso kami sa City Hall na sa payment. Eto guys ha. Sa mga first time, malaki yung City Hall. So, medyo diligaw kayo. Pero kung marunong kayo magtanong, pwede naman. Tsaka meron din namang mga signage doon na nyari step 3, step 1, so makikita nyo doon sa building ng Quezon City Hall. So nga pala guys, nakalimutan kong sabihin, renewal ako. So madali, mas madali pag renewal guys, kasi pag bago ka kasing kukuha ng health certificate or bagong ano ka lang, yung parang mag-work ka pa lang. May isang step ka na dadaanan, which is the seminar, HIV seminar. Yun ata yun guys. So, mga 1 hour yun. So, advice ko sa inyo guys, kailangan maglaan kayo ng isang araw. Ako kasi day off ko, so nag-asikaso talaga ako kasi ayaw ko na. Alam mo yung pagod-pagod ka tapos diretso duty ka, which is yung naranasan ng mga kasama ko kanina. So, diba? So, yun guys, pa sa mga bagong kukuha, advice lang, maglaan kayo ng mahaba-habang araw or sobrang agahan nyo guys, ganun. Ganun lang naman. Tapos, so yun guys, una namin ginawa is nagpasa kami ng laway tsaka poop sa laboratory. Then, habang inaantay namin yung result, nagpumomo na kami yung sedula. So, ito, para hindi naman siya kailangan. Pero ako, pinush ko na lang kasi yung work ko is nag-ano na ng ITR. So, pag nag-anin company yun ng ITR, kailangan nyo na sedula. So, ako, at least meron na. So, third namin ginawa is kinuha namin yung lab result. Ayun. Pag nakita naman na clear na yung result nyo, okay na yun. Then, fourth step na ginawa namin is kumuha kami ng payment order form. So, hindi kayo makakakuha ng payment order form pag wala pa yung result ng inyong laboratory test ng inyong poops tsaka laway. So, bibigyan kayo ng form. Tapos, pipilapan nyo yung guys. Basic lang naman. Name, age, ganun-ganun. Tapos, address. Tapos, pag napilapan nyo yung guys, pupunta naman kayo sa kabilang building. So, yun guys, advice ko din. Huwag kayo mahiya magtanong guys. Kasi, aminado ko na nakakaligaw naman talaga kasi ang laki-laki ng Quezon City Hall. So, after noon, pag napilapan nyo na yung payment order form, punta na kayo sa cashier. So, bi-payment kayo ng 75 pesos. Yan, sobrang bilis na ng pila guys kasi sobrang dami nilang cashier or yung nagko-collect ng payment. So, sobrang bilis lang. And after nyo ng payment, guys, releasing na. So, dun din, kung saan kayo na umuha ng order form, babalik ulit kayo dun. Yun yung sinasabi ko, guys, parang nakakapagod kasi pumunta ka ng order form, humingi ka ng order form dito. So, pagkatapos ng pinapan, pumunta kayo sa kabilang building, doon ka nagbayad. After mo magbayad, babalik ka ulit dun. So, nakakapagod siya, guys. So, importante din na kumain kayo kasi sobrang nakakapagod. At saka, magsuot kayo ng comfortable damit. Kung may work pa kayo after nyo kumuha ng
requirements, mag-ano muna kayo, t-shirt, yung mga comfortable kasi sobrang init, guys. And yun, kumain kayo kasi sobrang nakakapagod. Tubig, madala kayong tubig, tsaka ano, panyo, yan. Tsaka guys, ball pen. Wag na wag nyo kakalimutan ang ball pen. Ayan. Although may nagbibenta naman doon, guys, pero kung meron naman kayo sa bahay, diba, dalhin nyo na lang. Ayan. So, yun na nga, guys. Releasing, tapos babalikan. Pagkatapos mo payment, babalikan na naman doon sa kung saka kumuha ng payment order form. Kasi doon yung i-release yung inyong health card. So, yun, guys. So, last year, ito yung itsura ng health card. So, renewal na to. Renewal din ako last year kasi ang una kong kuha, guys, is 2014 pa. So, yung seminar ko, 2014. So, valid siya, I think, forever. Check. Yun lang. So, pag nakapag-seminar ka na, hindi mo na kailangan. So, yun yung advantage pag-renewal ka. So, yan. Ito yung itsura niya no last year. Ito guys, 1 year na yung validity. So, yearly ka talagang kukuha. Then, ito na yung itsura niya guys, ngayong year. Ito na. So, yung sobrang nipis na papel. Dalawang color to eh, kasi yung kasama ko blue. Ito na yung itsura guys. Parang mas maganda yung ganito guys. Ito na yung itsura. Yan. Then, after nyan, kasi yung kampanya namin is humingi rin ng police clearance or NBI. So, ang pinili kong kunin is police clearance kasi sobrang dami kong hint sa NBI. So, yun guys, mamimili kayo kung NBI or police. Usually, sa mga company gano'n, super depende rin naman sa company nyo. Pero sa company namin is, ang hiningi lang kasi is health certificate, NBI, or police clearance. So, ang pinili ko is police clearance. Ayan. Kasi ang dami kong kapangalan, guys. And knowing NBI, pag may hint ka, 1 week ka mag-aantay. So, kung ako sa inyo, kung common yung name nyo, police clearance lang kayo, guys. Pero kung unique naman yung name nyo, NBI will do, diba? Ang disadvantage lang kasi pag police clearance is 6 na buwan lang yung validity niya. And yung NBI is 1 year. So, mas matagal, diba guys? So, ayun. So, guys, ito. Parang nagkamali ata ako nung kuha. Sa police clearance kasi, guys, mamimili kayo kung yung parang yung certificate na ganito or yung pinaka-ID. Basta, di ko napapakita, guys. Yung parang ID. Nagkamali ako. 2 yung binayaran ko. So, sabi ng kasama ko, ito lang na yung kailangan. So, ito. Pag yung mismong police clearance certificate lang, 100 pesos lang siya. So, ang 2 binayaran ko. Yung pinaka-ID is 80 pesos. So, hindi naman na pala kailangan yun. So, linawin nyo, guys, sa company nyo kung ano ba yung kailangan nila. Either ba, ano, yung clear certificate lang or yung mismo ID. Diba? So, yun yung tip ko, guys. And, magdala kayo ng valid ID, guys. Sa pagkuha ng police clearance, guys, kailangan ng valid ID. Xerox ang valid ID. So, bago kayo pumunta doon, mas magandang may Xerox copy na kayo. Kasi pag wala, pupunta ka pa sa taas. Basta ang daming ano, tapos hindi ka bibigyan ng officer hanggat wala kang anong photocopy na yung ID. Kasi pag kukuha ka ng police clearance, may pipil upan ka na namang KMA na yung mga basic info mo lang naman. So, ayun. So, ano pa ba ang tip ko sa inyo? Dala kayo ng tubig, ball pen, valid ID. Kung renewal, dali nyo yung luma nyo, health certificate. Kasi pag wala, back to zero kayo. Sa seminar na naman kayo na about sa HIV ata. Yun, ganun. So, tsaka maaga kayo guys. Kung kaya naman, agahan nyo na lang. Kasi, parang maaga kayo matapos. Kasi kami, parang 2.5 hours lang yung ano namin. Yung tinagal ng buong proseso. So, ayun. Ano pa ba? So, yun lang, guys. So, good luck sa mga
pagkukuha pa lang. And sana nakatulong tong video na to. And if you like this video, please don't forget to hit the like button, comment, and subscribe naman kayo sa akin, guys. See you on my next one. Bye! Thank you.